Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy din nating pinagdarasala ang kagalingan ng lahat ng mga isakit, lalong-lalo na yaong nakikiisa sa atin sa banal na misang ito. Patuloy din natin pinagdarasal ang siguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers at ang lahat ng mga intensyon at personal na kahilingan na inyo pong pinadala dito sa simbahan ng Quiapo, lalong-lalo na natatanging intensyon ni Dennis at Jacqueline Yoson. Mga ang pagbabagong anyo ni Jesus ay minsan lamang naganap, subalit nagpapatuloy ito sa mga buhay na binago ni Jesus. Sa tuktok ng bundok, nasilip ng tatlong alagada ang natatagong kaluwalhatian ni Jesus, naganap namang mabubunyaga sa kanyang muling pagkabuhay. Pagaman isang kisap mata lamang ang karanasang ito, naging bukal ito ng panibagong tapang at lakas para sa mga alagada upang magpatuloy sila sa mahirap na landas. Sa mahirap na landas ng krus ni Kristo at ng krus ng sarili nilang buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban,
Kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo ay magpapala, ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila ay aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako ay hihimukin na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo ay laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila ay binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa ay sa'yo nasasali. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na naligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at hiniyayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. San Mateo. Mabuhay sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang nang marinig nila ang tinig. At sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila, ay wala na silang nakita, kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, inutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoon. Magsiupo ang lahat.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang pagbabagong anyo ay isang pasilip na kung ano ang mangyayari. Si Jesus ay nakita bilang isang maluwalhating Mesiyas. Ito ay isang paunang patikim ng nalalapit na kaluwalhatian at kababalaghan ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesus. Sina Pedro, Santiago o Juan ay naging unang pribilehiyo na maging saksi sa kaniyang pagka-Diyos. Napagtanto nila kung ano ang naghihintay sa kanila kung sila ay ganap na manindigan kay Jesus. Bakit nagbagong anyo si Jesus sa harap nila? Palaging sinasabi ni Jesus kung ano ang dapat at kung ano ang dapat niyang gawin upang matupad ang kalooban ng Ama. Laging sinasabi ni Jesus sa kanila na ang anak ng tao ay kailangang magdusa ng husto. Kailangang magdusa ni Jesus. Kinakailangan niyang pasanin ang sakit ng cross. Kinakailangan niyang mamatay sa cross para sa ating kaligtasan. Ngunit hindi natatapos ang kaniyang buhay sa malupit na cross. Nagkaroon ng maluwalhating wakas. Siya ay babangon muli mula sa mga patay. Kaya ang pagbabagong anyo ay pinagmumulan ng ating kagalakan at pag-asa na magpatuloy. Ito ay ang ating lakas upang patuloy na maglalakbay sa Jerusalem. Ito ang ating inspirasyon upang umakyat at lupigin ang ating mga bundok, ang bundok ng pagdurusa at sakripisyo. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng paghihirap. Sabi nga ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, deny yourself. Pasanin mo ang iyong cross araw-araw at sumunod sa akin. Ang pagsunod kay Jesus ay pagyakap sa ating mga cross araw-araw. Ang pagsunod kay Jesus ay pagyakap sa ating mga problema, sa ating mga pagdurusa sa araw-araw natin na buhay. Magkakaroon ng patuloy na pagsubok, maraming pag-uusig at patuloy na pagkamatay ng sarili. Ngunit sa ebanghelyo natin ngayon, iba ang pagtugon sa pananalita ni Pedro. Panginoon, mabuti narito tayo. Kung ibig mo, gagawa ako ng tatlong tolda rito. Anong ibig ipahiwatig ni Pedro? Ayaw ni Pedro na pumunta sa Jerusalem. Ayaw ni Pedro na magdusa. Gusto niyang iligtas
ang kanyang sarili. Ayaw ni Pedro na yakapin ang paghihirap. Nais niyang manatili sa tuktok ng bundok upang makatakas sa nalalapit na anino ng krus at pagpapako sa krus. Gayon paman, isinoko ni Jesus ang kanyang sarili sa makaligtas na kalooban ng Ama at siya'y nanalangin, maganap ang iyong kalooban. Ano naman ito para sa atin? Mga kapatid, tingnan mo ang inyong katabi. Tingnan niyo ako sa inyong harapan. Pag tiningnan mo ang iyong katabi, nakasmile. Ang ganda ng smile. Deep inside. Sa napakagandang smile na iyan, mayroong mabibigat na cross na pinagdadaanan. Nandiyan ang cross ng sakit. Nandiyan ang cross na dala ng kanyang asawa. Nandiyan ang cross na dala ng bigo sa pag-ibig. Nandiyan ang cross na dala ang mabibigat na pasanin na problema sa pamilya. Minsan maraming lumalapit sa amin. Father, maawa ka naman. Ipagdasal mo kami. Ang bigat-bigat ng dinadala ko, ang asawa ko ng babae. Father, may cancer ako. May sakit ako. Lahat tayo ay may daladalang cross sa araw-araw na buhay. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Hindi lamang kayo, kami ring mga kaparian ay may kanyang-kanyang cross na dinadala sa buhay. Ngunit isa lang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus. Take up your cross. Pasanin mo ang iyong cross araw-araw. Ang pagpasan sa ating cross, ang pagyakap sa ating cross, ito ay nagdadala sa atin patungo sa kabanalan. Kung may problema tayo, saan tayo lumalapit? Kung nahihirapan tayo, saan tayo lumalapit? Kapag mayroong pagdurusa, mayroong problema, mas lalo tayong napapalapit sa Diyos. Kung mayroong pagsubok at pagdurusa, kapag maraming cross sa ating buhay, nagiging daan ito para sa atin na mamuhay sa kabanalan. Kung masaya tayo, kung marami tayong pera, nandito ba kayo? Siguro sa inyo, nasa Mall of Asia.
ang taong walang dalang-dalang krus ay hindi lumalapit ng simbahan, nakakalimutan ang Diyos. Pero ang taong may dalang mabibigat na krus at problema, kahit nahihirapan, kahit hirap na hirap, patuloy na kumakapit sa Diyos. At dahil sa krus na iyan na iyong dinadala, ito ay nagbibigay sa atin ng daan patungo sa kabanalan. Kaya huwag mong sabihin sa amin na, Father, ipagdasal mo ako para mawala ang krus sa aking buhay. Bago sabihin mo, ipagdasal mo ako, nabigyan ako ng lakas upang makayanan kong pasanin itong krus na daladala ko sa buhay. Dahil at anong gawin nating pagdarasal na tanggalin ang krus ay hindi kukunin ng Panginoong Diyos. Kung hilingin natin sa Panginoong Diyos na bigyan tayo ng lakas upang harapin ang mga krus, ang mga pagdurusa sa buhay, ibibigay ng Diyos ang iyong hinihingi sa buhay. Dahil ang krus na iyan ay magiging daan sa iyong kabanalan. Kaya huwag nating alisin ang krus sa ating buhay. Bagkus yakapin natin, mahalin natin, tanggapin natin na ang krus na iyan. Dahil ang krus na iyan ay nagpapalapit sa atin sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon narinig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos, Amang ibinunyag na si Jesus bilang kanyang minamahal. Napagtantunawa nating tayo rin kanyang iniibig, hating idinadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa simbahan, maging salamin ng iyong pag-ibig, nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga polisiyang kanilang nililikhat ipinatutupad, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming lahat na natitipon ngayon
matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa kabataan, tulungan mo sila sa kanilang pagsisikap, maging mabuting tulad mo, silang pag-asa ng aming pamilya at pamayanan, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga nangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Pakinggan mo ang iyong minamahal, Ama. Ilapit mo pa kaming lalo sa iyong puso upang kami rin matutong umibig katulad ng iyong pag-ibig sa amin. Sa pamamagitan ni Hesus Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Puri-puri ka, Diyos, sa mga nagkakas sa pansin kagandaan ng ang aming mga mula sa lupa at mga nakamang nalawas sa tayo magbibigay buhay. Diyos, sa mga nalikhanas sa libutan, sa ikagandaan ng mga ilang aming niyanan, mula sa patas ng oras at mga naaming pagmahalap ng pagbibigay sa mga. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay nagdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas na namin sa pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagada, na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kaniyang ipinamalas ang kaniyang sariling puspos ng liwanag, ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa't magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada. At sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anaka. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikana ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikadalawang Lenten Recollection sa darating na March 7, Martes sa ganap na ikapito ng gabi. Ang ating pong tagapagsalita ay si Reverend Father Robert Arellano, LRMS, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw pinapagsasalo mo na kami sa karigtan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway malala nilang pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.